kahit sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Pagod ka ba sa maghapong pagtatrabaho? O stress sa mga problema? Kung ngayon, mag-relax ka muna, katropa. Halika dito sa Vermont 888 KTV Bar at maglibang, magsaya, at mag-alis ng stress sa buong maghapon. Kape, o hindi kaya ay mag-unwind habang kinakanta o kinakantahan ka ng paborito mong awitin. Dito lang yan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, sa lusod ng Antipolo at katabi lang ng Unioy Gas Station. Ano pa hinihintay mo, katropa? Takbo na! Magandang araw, mga ka-Milenya. Tutukan ang mga balitang Milenyo dito lang sa Millennial Online TV. Balitang inyong aabangan, tututukan at magbibigay ng informasyon sa mga pangyayari sa ating bansa at sa labas ng bansa, mga news updates, at iba pa. Dito lang sa Millennial Online TV, mga balita sa bagong henerasyon. Magandang araw, mga ka-Milenya. Tutukan ang mga balitang Milenyo dito lang sa Millennial Online TV. Balitang inyong aabangan, tututukan at magbibigay. Ikaw ba'y mag-isa? Magbibungkot? Kaya ilang at ilang balit? Kung ngayon, manood at humingi ng payo kay Kuya Popoy. Hey, Kuya Popoy. Magandang gabi sa inyo, pati na din sa ating mga kamilenyo na susubaybay sa unang live streaming ng inyong programa. Dito lang sa programang Kwentong Pag-ibig ng Bagong Milenyo. Ang kwentuhan ng bayan. Dito lang sa Millennial Online TV. Hi, this is Atang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!
ang isa sa mga pinakamasakit na yugto ng ating buhay ay ang mamatayan tayo ng mahal sa buhay. Kaya paano kung namatayan ka ng taong mahal mo? Paano mo kakayanin ang sitwasyon? Bubuksan mo ba ulit ang puso mo para sa ibang tao? Kailan kaya ang tamang pagkakataon para dito? Halina't ating tunghayan ang isa pang kwento. Pasensya na po sa medyo pag-antala dahil po sa problema sa signal po ng ating internet. Mga kamilenyo, ang isa sa mga pinakamasakit na yugto ng ating buhay ay ang namatayan tayo ng mahal sa buhay. Kaya paano kung namatayan ka ng taong mahal mo? Pwedeng asawa o kasintahan. Papaano mo kakayanin ang sitwasyon? Bubuksan mo ba ulit ang puso mo para sa ibang tao? Kailan kaya ang tamang pagkakataon para dito? Halina't ating tunghayan ang isa pang kwento ng buhay at pag-ibig ng isang milenyo. Muli, ako po ang inyong Kuya Popoy, ang makakasama niyo sa programang ito. Sa lahat ng taga-subaybay, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa. Maaari din po kayong sumulat ng inyong kwento ng pag-ibig dito sa official page ng New Millennial Online TV. At maaari din po kayong mag-iwan ng opinyon o komento sa ating live chat hinggil sa istoryang inyong matutunghayan. Kung gusto nyo din pong magbahagi ng inyong payo sa ating letter sender ay pwede din po. At akin po yung babasahin pagkatapos kong ilahad ang liham. Paki-like, follow and share ang ating Facebook page and YouTube channel. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap ng ika-alas 9 at 25 ng gabi. Atin na pong tutunghayan ang istorya ng isa nating kamilenyo. Dear Kuya Popoy, ako po pala si Ariel, taga Valenzuela, at isa po akong pedicab driver sa rutang tatawid Arkong Bato. Palibasa ay maaga po akong naulila, kaya hindi po sinuwerteng makapagtapos ng pag-aaral. At para mabuhay ay pagpe-pedicab na lang ang aking napiling trabaho. Nakakapagod man dahil nakakangalay sa binti at hita ang matagalang pagpapadyak ay napagtitiisan ko naman para lamang may maipangtustos sa pangangailangang araw-araw ng aking anak. Kuya Poy, napanood ko po ang una at pangalawang episode ng iyong programa. Sobrang naantig po ako sa mga kwentong inyong naibahagi. At napahanga mo po din po ako sa mga naging payo mo na tila ang negatibong sitwasyon ay nagiging positibo. Bago ko po simula ng aking kwento ay buwabati po ako
ng magandang gabi sa inyong lahat. Taong 2012, dahil nga po sa araw-araw kong pamamasada, ay naging ka-close ko ang babaeng tampok sa aking kwento. Walang iba kundi si Hazel. Siya po ay isang sidewalk vendor sa tatawid ng mga street foods kagaya ng kwek-kwek, kistik, sa malamig at iba pa. Sa unang pagkakataon na bumili ako ng paninda niya ay sinungitan niya ako. Ate, pabili ng kwek-kwek. Tamang-tama itong tinda mo. Pampatanggal gutom, bungad ko. Makaati ka, 15 anyos pa lang ako. Sige, tumusok ka na dyan. 12 isa, ismid niya. Ay, ganun ba? Sorry naman. Matured ka na kasi tingnan, biro ko. Ke, wala ako panahon makipagkwentuhan, kuya. Bumili ka kung bibili ka. Dami pa namimili. Patuloy na pagsusungit niya. Sasagot pa sana ako, Kuya Popoy, pero tila ba kunwaring pagsusungit lang ang kinilos niya kanina. Kaya sobrang nabighani ako nang bigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Hala, ang cute mo naman pala pag ngumingiti. Hayaan mo araw-araw na dito na ako magmemeryenda. Masarap naman pala mga sawsawan niyo dito kaya hindi nakapagtatakang maraming bumibili sa'yo. Pagpuri ko sa mga paninda niya. Sorry kuya, pagod lang kasi talaga ako eh. Buti sana kung may kasama ako dito, wala naman, sad niya. O eh, walang problema. Pag natambay ako dito at pag walang pasahero ay tutulungan kita magtinda, sad ko. Talaga ba? Salamat po ah. Dahil dyan, ito, sa malamig. O libre, libre ko na yan. Masayang tugon niya. Nako, nakakahiya naman, babayaran ko na lang. Sabi ko, wag na kuya, pag binayaran mo yan, kahit tumambay ka sa harap ng pwesto ko ay hindi mo na magagawa. Pananakot niya. Oo na, sige, salamat din. Pasasalamat ko. Dito po nagsimula ang aming pagkakaibigan. Tumagal ng tumagal ang panahon. Dahil nga sa araw-araw kaming nagkikita ni Hazel sa sidewalk ay parehas kaming nagkahulugan ng loob hanggang sa kami ay nagkaroon ng relasyon. Pero dahil nga po minor de edad pa itong si Hazel, ng mga panahong iyon ay pilit naming tinago sa kanyang magulang ang aming relasyon. O Ariel, buti naman at may katukatulong itong anak namin sa pagtitinda dito. Halika, total naman ay hapon na. Sumama ka sa bahay, mag-inuman tayo. Paanyaya ni Mang Nestor ang tatay ni Hazel. Tay, hindi naman po umiinom yang si Ariel eh. Pagkontra ni Hazel. Nako, edi maaga kang mamamatay niyan Ariel. Kasi wala kang bisyo. Natatawang biro ni Mang Nestor. Pansensya na kayo, Mang Nestor. May pinag-iipunan po kasi ako. Kaya para sa akin, sa halip na gastusin ko sa mga bisyo, ang kinikita ko ay itinatabi ko na lang para kung sakali man na magpakasal ako sa isang babae ay may pera na ako kahit papano. Kaysa naman mapunta lang sa hindi magandang bisyo. Sabay simpleng titig kay Hazel. Aba, magandang plano yan iho. Pero teka, may nagugustuhan ka na ba o may nobya ka na? Tanong ni Mang Nestor. Tay, uulan na, mas mabuti kung umuwi ka na. Pagputol ni Hazel sa usapan. Oo nga eh, ang masakit ang ulo ko. Sige, maiwan ko muna kayo dyan, sagot ni Mang Nestor. Lumipas ang isang taon. May nangyari sa amin ni Hazel, Kuya Poy. At siya ay nabuntis.
Ito po ay nakarating agad sa kaalaman ni Mang Nestor. Walang yaka, Ariel. Sinamantala mo pagkabata ng anak ko. 16 anyos pa lang yan binuntis mo. Galit na tinuran sa akin ni Mang Nestor. Patawarin mo kami, Tay. Nagmamahalan naman kami ni Ariel. Umiiyak na tugon ni Hazel. Nagmamahalan? Anong alam mo sa ganyan? Kay bata-bata mo pa. Galit pa ding sagot ni Mang Nestor. Mang Nestor, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman din ginusto na mapamahal sa anak niyo. Mahal ko po si Hazel. Pananagutan ko ang magiging anak namin. Mahinahong litanya ko. Hindi pwede, Ariel. Lumayas-layas ka nga sa harap ko at baka mapatay pa kitang hayop ka. At ikaw, Hazel, iuuwi kita sa probinsya. Pagtutol pa din ni Mang Nestor. Dahil nga po sa sitwasyong ito, ay nagpasya kami ni Hazel na magtanan. At kami ay nanirahan sa Nabotas. Nang magtanan kami, Kuya Popoy, ay dito na po nagsimula ang mas malalang problema. Idinemanda po ako ng tatay ni Hazel sa kasong abduction of minor, Section 2, Article 267, Number 1. Dinampot po ako ng mga pulis sa inuupahan naming bahay sa Nabotas. Pinapalabas nila na kinidnap ko si Hazel at sa pinitang sumama siya sa akin. Kaya ako po ay nabilanggo. Pero sa mga pagbinig ay napatunayan sa mga salaysay mismo ni Hazel na hindi ko siya pinilit na sumama sa akin. Mahal niya ako at ako ang magiging ama ng anak namin. Kaya sa awa ng may kapal ay napawalang sala agad ako. Ariel, binabati kita, laya ka na. Masayang pagbati sa akin ng naging abogado ko na bigay ng pau. Maraming salamat po, attorney. Kung hindi dahil sa tulong niyo ay baka nabulok na ako sa kulungan. Masayang sagot ko. Aba, teka, Ariel. Gusto mo bang sampahan ng kaso yung tatay ni Hazel? Aba, napakalaking permiso din yung binigay nila sa'yo. Alok sa akin ni attorney. Ay, wag na po. Una, tatay siya ng babaeng mahal ko. Pangalawa, ay lolo siya ng magiging anak ko. Para matapos na po ang gulong ito ay saka na lang. O saka nag-aalala po ako sa sitwasyon ni Hazel, attorney. Baka may masamang mangyari pa sa kanila ng magiging anak namin pag gumanti po ako ng asunto. Sagot ko. Kuya Popoy, laking pasalamat ko na lang na hindi nakaapekto sa pinagbubuntis ni Hazel ang nangyaring problema. At tinuring na lang namin itong simpleng pagsubok na dumating sa buhay namin bilang magka-live-in partner. Lumipas din ang ilang buwan at naisilang na ni Hazel ang aming anak. Hazel, anak. Ariel, anak. Nag-aalinlangang saad ni Mang Nestor. Tay, mano po. Alok ko na siya namang pinagbigyan ni Mang Nestor. Hay nako, Tay Nestor at Ariel, tama na nga yung ganyang drama. Halika dito, Ariel, kalgahin mo nga tong anak natin. Tignan natin kung sino kamukha. Masayang salita ni Hazel. Aba, Hazel, kamukhang kamukha ng kanyang ama. Ariel, patawarin mo sana ang tatay Nestor mo kung naging padalos-dalos ako. Ngayong nakita ko na ang apo ko sa iyo ay nawala na lahat ng sama ng loob ko sa iyo at kay Hazel.
mahabang tinuran ni Mang Kanor. Kay Nestor, naiintindihan po kita kung naging ganun ang reaksyon nyo sa nagawa namin ni Hazel. Alam kong nasaktan ka namin. Kahit naman sinong magulang na nagmamahal sa anak talagang masasaktan. Kaya kung sino man po sa atin ang dapat na humingi ng tawad ay kami yun, tay, hindi ikaw. Pagpapakumbaba ko. Hazel, Ariel, gusto kong makasal kayo sa lalong madaling panahon. Lalo na may apo na ako, aba. Hindi pwedeng hindi kayo makasal. Kaya Ariel, binibigay ko na ang basbas sa masayang pagsasama nyo ng anak ko. Sa puntong ito, Kuya Poy ay sobrang saya ng nararamdaman ko. Dahil higit sa matamis na oo ng babae ang akin nakuha, kundi ang basbas ng magulang ng babaeng minamahal ko. Pero siguro nga, kaakibat na sa buhay natin ang mga pagsubok. Bago kami ikasal ni Hazel ay isang bagyo na naman ang dumating sa aming buhay. Nagkaroon ng malalang karamdaman si Hazel, Kuya Poy. Stage 4, breast cancer. At noong taong 2017 ay nabigyan na ng doktor ng taning ang kanyang buhay. Ariel, mahal, alam kong hindi na natin kakayanin ang medical expenses sa sakit ko. Tanggap ko na ang kahihinatnan ko. Masakit man pero ngayon pa lang ay magpapaalam na ako sa inyo ng anak natin. Umiiyak na pahayag sa akin ni Hazel. Ano ka ba, mahal? Kakayanin pa natin to. Alam kong mahirap pero para sa iyo at sa anak natin ay kaya kong gawin lahat, sagot ko. Hindi na, mahal. Basta alagaan at palakihin mong mabuti si Jewel. Kung sakaling ang hindi na ako magtagal at hindi niya na ako kalakihan, ipakita mo na lang sa kanya yung mga pictures ko para hindi niya ako makalimutan. Dito napuno ng panaghoy ang mumunti naming bahay. Dahil nung gabing yon ay binawian din ng buhay si Hazel, ang asawa ko. Sa akin ang iyong bisig, pero di mo ako yakap-yakap. Sa ngayon, Kuya Popoy, ay nananatili pa din sa puso ko ang babaeng mahal ko. Dahil kahit na may mga babae akong nakikilala ay parang wala na talagang pag-asang nagmahal pa ako ng iba. Lalo na ang focus ko ay sa anak namin ni Hazel, kahit na hindi natuloy ang aming kasal.
Pero gusto ko din pong hingan ito ng payo sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Dapat ko po bang bigyan ng pagkakataon ang puso ko na magmahal ulit ng iba o hindi na? Dapat ko po bang kalimutan na ng tuluyan si Hazel para mabigyan ng puwang sa puso ko ang ibang babae? Sana po ay mabigyan niyo po ako ng magandang payo, Kuya Poy. At katulad ng letter sender sa first episode, ay gagawin kong guideline sa aking magiging desisyon ang advice mo. Hanggang dito na lamang, Kuya Popoy, ang liham kong ito. Lagi po kayong mag-iingat sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa ganitong paraan ay natitiyak kong marami kayong matutulungan. At makipakarating na rin sa ating Kuya Rosel Lopez na magpagaling siya at magpalakas. Mabuhay ang New Millennial Online TV. Nagpapasalamat, Ariel. Sa akin, ulit-ulitin mo sabihin ako'y mahal mo. Papaniwalaan ko kahit di na... Natunghayan po natin, mga kamilenyo, ang liham ni Ariel. Sobrang dami po ng napagdaanan niya sa buhay. Nandong makulong siya dahil sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Ang pinaka masakit doon ay yung namatay ang babaeng mahal niya. Well, Ariel, para sa iyo ay salamat sa pagliham mo sa aking programa. Well, ang ating Kuya Rosel ay patuloy naman na nagpapagaling at nagpapalakas. Ito po ay para sa kapakipakabangan ng ating mga kababayan na natutulungan niya. Ang magiging payo ko lang sa iyo ay kung gusto mong magmahal ng iba ay mararamdaman mo yan sa sarili mo kung handa ka na. Well, kung pagmamahal kasi ang pag-uusapan, hindi yan hinihintay. Kusang dumarating yan sa ating buhay. Magiging meaningful ang buhay ng tao kung ikaw ay merong minamahal at ikaw ay nagmamahal. Pero kung hindi ka pa handang magmahal ay ipokus mo na lang ang sarili mo sa naiwang anak sa'yo ni Hazel. Well, sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood ay magandang gabi po sa ating lahat. Kay Kuya Mikey Samson, kay Ma'am Jacqueline Lagpaw Adahar, at si Kagawad Dadad Pineda. Well, hanggang dito na lamang po ang aking programa. Pansamantala po ay magpapaalam po muli ang aking programa. Hanggang sa susunod na linggo, mga kamilenyo, sa gantong oras pa rin po, ako po mali ang inyong Kuya Popoy. Nagpapasalamat po sa muli niyong pagsama sa akin. Magandang gabi at mapayapang magdamag. Ikaw ba'y mag-isa? May lumukot? Kaya inyayin at inyayin palit? Kung ngayon, manood at humingi ng payo kay Kuya Popoy. Kuya Popoy,
Magandang gabi sa inyo, pati na din sa ating mga kamilenyo na susubaybay sa unang live streaming ng inyong programa. Dito lang sa programang Kwentong Pag-ibig ng Bagong Milenyo. Ang kwentuhan ng bayan, dito lang sa Millennial Online TV. Now, talakayin! Biggest destruction of dangerous drugs worth one... Revisahin! Opinion! Malawakin! Actionan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Thank you na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iyon at ibinagpalit ako ng iyong minamahal. Kung ngayon i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villalos. Ang dati kong araw ng tipang bata sa piling ni nanay, nais kong mauli ang awi ni nang mahal. You are the makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be at
haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig, tebas ng sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuyang ka ng mag-ibig, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit. Sa lahat ng buro-buro ng Milenyo Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Milenyo Online TV is now signing off.